Huling-huli sa CCTV ang panaloob sa isang courier service at remittance center sa Parañaque. Mabilis na nakatakas ang mga suspect, tangayan na kulimbat nilang 17,000 piso. Balitang hatid ni John Consulta. Sa kuha ng CCTV, makikita ang abala sa pag-aasikaso ng mga kliyente ang empleyadong ito ng LBC sa Parañaque dakong alas 4:30 ng hapon noong August 26. Maya-maya, pumasok na ang dalawang lalaking ito sa establishmento. Pagbunot ng baril, agad nilundag ng suspect ang counter ng LBC at tinutukan ng empleyado. Mabilis na kinuha ang pera sa kaha habang ang kanyang kasama pasimpleng umupo sa bandang pintuan at nagsilbing lookout. Sa tindi ng takot, hindi na nakakilos ang mga kliyente. Ilang saglit pa, hinatakta ng armadong suspect ang empleyado at kinuha ang iba pang nakatabing pera. Maya-maya lang, iwinasiwas na ng suspect ang kanyang bit-bit na baril at akma sanang sasaktan ang empleyado sa sobrang pagkadismaya. Napilitan ang empleyado na ilabas ang isang asul na cash box. Nilibas din ng suspect ang laman nitong pera. Makaraang makuha ang pera, isa-isang pinapasok ang suspect ang mga biktima at kinuha ang dalang cellphone at pera na sana'y ipapadala. Umalis ang mga suspect na parang walang nangyari. Sa kabuuan, umabot sa 17,000 piso ang natangay ng mga suspect na inabot lang ng 3 minuto para maisagawa ang panloloob. Ayon sa pulisya, bago isagawa ang pang-hold up sa LBC Parañaque, una munang pinasok ng mga suspect ang LBC branch sa Bacoor, Cavite, na tahasan nagsagawa ng pang-hold up nang wala man lang takip sa mukha. Wala silang pakundangan miski makilala sila. They know may CCTV siguro but they're very bold and very daring. Pagkatapos po doon sa Bacoor, after 1.5-2 hours, nadun naman sila sa amin sa Parañaque, also target din ay ang LBC. Umaasa ang Parañaque Police na sa tulong ng CCTV, matutukoy rin nila ang pagkakakilala ng mga nasa likod ng panloloob. Kung sino ang nakakakilala o makapagbigay sa amin ng informasyon laban sa mga taong ito, ay makipag-ugnayan po kagad sa amin. Patuloy na sinisigap ng GMA News na makuna ng pahayag ang pamunuan ng LBC. Pero sa ngayon ay wala pa silang inilalabas na pahayag. John Consulta, GMA News.